Hello mga kabarkads. Ngayon mga kabarkads, binalikan natin itong Tubakaka Bypass Road and Bridge Project. Kasi matagal na din itong nakatambay na project mga kabarkads dahil hindi sila makasimula. Kasi nasira kasi itong craneway nila noong nagdaang baha dito sa Davao River. Yan, pinuntahan natin dito is naka 50% na sila sa bagong craneway nila. Kasi based sa nagtanong tayo sa mga trabante dito is bilisan nila paggawa ng craneway para magawaan na nila ng capping doon sa kabila para makabit na nila itong mga girder na nakatambay dito. Ito yung update natin dito sa Maa Tubakaka Bypass Road Project. Yan, let's go! Hello mga kabarkads, once again this is RPV Moto Travel Vlog. And mga kabarkads, nandito tayo sa Maa Bypass Road. Itong daan ito, galing tayo dyan sa may San Rafael. Papunta na ito ng diversion road sa CP Garcia Highway. And mga kabarkads, pupuntahan natin itong bypass road project dito sa Maa, papunta ng Bakaka. Hope na hindi maputik ngayon kasi umuulan na dito sa Davao tuwing gabi. Kasi itong area na ito is maputik. Hope na makadaan tayo. I-update naman natin ito mga kabarkads kasi last nag-update tayo dito is nasira yung craneway nila. Yung daanan ng crane nila is nasira dahil sa malakas na baha dito sa Davao River. Yan, titingnan natin ito kung ano na ang status dito kasi based sa ating mga kaibigan na vlogger is nagawa na naman sila ng ulit ng craneway. Yan, sana hope na dali-dalian nila dito kanilang project sa tulay para hindi na naman matamaan ng baha itong craneway nila kasi by June is malalakas na naman ang ulan dito. By June is alam natin na umuulan yan at may mga bagyo pa na pumapasok. Yan, parang maputik ngayon dito eh. Ano, maputik na. Yan. Parang hindi tayo makatuloy doon na workouts. Paliparan na lang natin ang drone. Kasi maputik. Yan, may crane na sila mga kabarkas sa dyan area. Try natin. Yan, ang putik. Too big.
Grabe, maputik yung daan ngayon dito mga kabarkads. Ate. Okay. Yan mga kabarkads, yan, malapit pa tayo natumba doon. Grabe yan, putik ng kwan dito eh, daanan ngayon. Binalikan natin dito sa yan, bridge project at bypass road. Yan ang grabe, ang putik ng orkats yan. Putik nila kasi nag-ulan na mga gabi dito eh. Every evening is nag-ulan na dito sa Davao City yan. Yan o, dito sa ating grupo, hindi lang makita natin yan. Pero masyadong maputik dito mga kapag, so iniwan na lang natin doon yung motor natin. Yan, ito na yung mga kabarkas, yung nasira nila na greenway ngayon. Binalikan na naman nila mga kabarkas, paggawa ng greenway dito. Yan, doon yung crane nila na gumagawa. Yan, I hope na mabilisan nila ito, na kung matapos itong greenway nila is para maka kabit sila dito mga kabarkas. Yun doon is gagawaan na lang niya ng capping. Capping na lang ang kulang dyan, at saka doon sa kabila. Pag magawaan na nila ng capping ito, pwede na naikabit yung mga girder nila. May mga ready na silang girder doon. Yun na lang talaga ang kulang nito. When the rest papunta doon, iwan ko kung papunta doon is kailan mag-clearing doon papunta sa Bakaka. Yan. Yan, malapit na sila nag-connect doon sa kabila mga kabarkats. Kasi yung old doon is tatanggalin pa rin yan. Tatanggalin yung old. Kaya na, doble na yung gasto nila dito mga kabarkats. Kasi yung mga bakal dito is nandoon na sa kuwano. Sa may ano, yung iba, yung chlorine nila ginagamit dito is nandoon na sa ilog, hindi na nila makita kung saan yun. Yan, gawa na lang sila ng kwan mga kabarkas, yung kwan para patawid doon, kasi inumpisa na pala nila doon mga kabarkas paggawa itong capping. Daming mga dumi mga kabarkats. Yan, titibayin talaga nila nito. Itong one nila dito is kasi delikado na naman ito kung may baha na naman dito sa Davao River. Kasi ang tumama nito is isang malaking kahoy. Tumama dito. Straight yung dalawang, sunod-sunod yung baha dito eh. Marang nag-gap lang ng mga 2 weeks. Yan, baha na naman ulit. Kaya
Grabe, grabe yung kunti na lang ito mga kawarkads. Kasi para mag-connect dito, kasi may girder na sila doon. Bali itong kuan ito is 2 lanes lang ito na project. Eh kasi kuan lang ako ano, 2, 4, 6, 6 lang. Bali 2 lanes lang ito, hindi 4 lanes. Kaya kung 4 lanes ito is bali 8 yata, 8 ka girder yung gawaan. Yan mga kawarkads, hope na tuloy-tuloy na ito mga kawarkads, itong project nila dito. Kasi itong kalsada mga kawarkads, madali na lang itarbahuin yan. Ito lang yung pinang matagal itong bridge project. Kasi based sa nagpanitis, matagal na itong project na ito eh. Yung nag-vlog pa tayo, hindi pa natin alam na yung mga project dito, pinupuntahan na natin. Yan, kaya nag-delay, tinamaan pa ng baha yung craneway nila. Kaya tuloy-tuloy yung trabaho sila sa craneway ngayon. May crane sila doon. Yun yung nag-pun dito. Siguro, nakikita ko dito is kulang pa ng mga materialis. Siguro naghihintay yung crane sa mga materialis. Kunti na lang yung mga bakal nila. Yan. Yan mga workers, hindi pa na tuloy-tuloy nila kanilang craneway. Kasi yung materials daw sa bangkal na project nila, doon na ina-update din natin. Kasi tapos na yung tapos na yung tulay doon, yung railings nila ang kulang. Is kukunin daw yung craneway doon. Dito, ililipat dito. Tapos bilis-bilisan daw nila para magawa na ng capping, yan. Capping para makabit na itong mga girder nila dito. Marami na lang girder. Tapos na yung girder para diyan. Siguro mga kawarkads, ito lang yung update natin sa area. Itong bridge project flyover kasi may nag-request din sa atin na kumusta na daw dito. Yan nagsimula na sila gawa ng ulit ng greenway mga kawarkads. Dito sa project sa Maa. Okay, like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Yan, see you, bye, God bless.